Shout out sa inyong lahat, mga kabady. Kumusta na po kayo lahat? Ang nang mga viewers, kumusta lahat yan? Welcome back again to my channel, mga kabady. Ang topic natin ngayon, mga kabady, ang vlog natin for today, ngayong hapon na, mga kabady. Hapon na kasi. Alas 3, nagmumirinda lang ako. Mimirinda lang ako, mga kabady. Kaya mag-video muna ako about doon sa... Nagtatanong kasi sa akin kung magkano daw ang salary ng isang security guard. Kung pareho lang ba daw yung Manila rate at saka yung provincial rate, mga kabady. So bago natin umpisahan yan, intro muna. Ganito kasi yon, mga kabady, at sa mga nagtatanong, kasi yung ibang nagtatanong talaga sa akin, yung nagbabalak pa lang mag security guard gawa ng nawalan sila ng trabaho, natanggal sila sa trabaho dahil nagbawas ng tao, gawa na rin ng pandemyang nangyayari ngayon sa ating buong bansa, kaya yung iba wala nang mga trabaho. Kaya yung iba talaga nagtatanong sa akin kung magkano ba daw ang sahod ng isang security guard. Ganito kasi yun, mga kabady. Ganito pala yun. Kung tataka kayo kung bakit kabady-kabady ako, ang ibig kasi sabihin ng mga kabady, yan ay mag-isa lang yan ang call sign ng 59 kasama kabady, yan mag-isang ano lang yan, call sign kasi yan ng isang security guard. Kung isa ka ng security guard, malalaman mo rin yan kung anong ibig sabihin ng kabady, ka 59 kasama, parang ganon. Ganon yun, mga kabady. Ganito kasi yun, yung mga nagtatanong sa akin, kung mapanood mo man to, o yung mga gustong malaman kung magkano talaga ang sahod ng isang security guard. Ganito yun. Sa Manila, mas mataas kaysa sa probinsya. Ito ay isang estimated rate ko lang naman na. Estimate ko lang kung ang magkano talaga ang CR ngayon o Manila rate. Ang pagka-estimate ko kasi ngayon o pagkaalam ko kasi, yung mga minsan nagtatanong-tanong din ako sa mga naging kasama ko dati na nasa Manila, na nasa ano talaga ang sahod doon daw sa Manila, nasa 23k to 28,000. Pwede pang sumubra yun kung halimbawa may siguro may mga holiday, pwede maging 29,000. Depende kasi yan, mga kabady, kung anong ginudutihan nyo, kung yung kliyente nyo kung kuripot ba o yung agency nyo ay kuripot, parang ganon yan, mga kabady. Hindi kasi pare-pareho, mga kabady, yung mga kliyente na nagbibigay ng tamang pasahod, kasi may mga nagpapasahod pa rin talaga ngayon na hindi sumusunod sa batas ng minimum. Kahit paano sa amin sumusunod naman yung agency namin ng minimum, kaya tumagal na kami sa agency namin kasi nagbibigay naman ng minimum yung agency namin. At saka yung estimated ko talaga rin na salary dito sa probinsya, estimate ko lang din naman to, hindi naman tayo perfecto, mga kabady. Tumatakbo din ang sahod dito sa San Pedro ng 17 to 20,000 pataas. Tumaas man sa 20,000, siguro nasa 22, parang ganon. Kasi sabi ko nga, hindi naman kasi pare-pareho yung kliyente kung nagbibigay ng maganda o yung agency nyo kung magbibigay ng tamang pasahod. Ganon talaga yun, mga kabady, kasi hindi talaga pare-pareho. Swerte mo na lang kung yung agency mo talaga ay sumusunod sa minimum rate. At saka natural kung yung agency na mababa yung bigay,
ba't ka po magtatagal niyan kung mababa yung bigay ng agency niyo, di ba? Eh, pwede ka pa naman mag-apply sa iba, lalo na kung medyo bata ka pa. Ganun lang ang pasahon ng ano, mga kabady, ang security guard. Kahit paano, kakaraos din naman. Eh, ako nga, katagal-tagal ko ng security guard. Since 2009, security guard na ako. Hanggang ngayon, kahit paano, nakaraos naman kami. Yung pamilya ko, kahit paano, hindi naman ginugutom, hindi naman nangugutom. Sa awa ng Diyos, nakaraos talaga. Ganun lang, kabady, tsaga-tsaga lang. Pero isa ka palang talagang baguhan, kabady, huwag ka na munang manghagad na mataas ng sahod. Pagtsagaan mo muna kung magkano ang ibigay na sahod para makaraos kung ano man ang dapat iraos. Kasi mahirap ngayon ang tambay, mga kabady. Totoo yan. Gawa ng maraming nawalan ng trabaho. Marami ang natambay, marami ang natanggal, maraming nagsara na, maraming nalugi ng mga kumpanya gawa ng pandemic. Pero ngayon, medyo unti-unti nang nakaka-survive. Kasi hindi nagaanong masyadong mahigpit, hindi katulad noon, mga kabady. Kaya ang payo ko lang sa inyo, mga kabady, kung halimbawa baguhan pa lang kayo, huwag na muna kayong maghangad ng malaking sahod. Kung bigyan kayo ng agency nyo ng sahod nyo ay isang buwan, ay sabihin na lang natin mga 15,000 isang buwan, abay, ayos na yan. Patusin nyo na muna. Kung provincial rate naman eh, okay nang okay na yan. 15,000, mga ilang buwan lang. Hindi, kung hindi mo approve yung, hindi mo approach yung 15,000, hindi pwede ka naman pwede ka naman maghanap muli ng, o kaya magsabi ka sa agency mo, baka pwede kang ilipat. Ganun lang. Kasi kung isa kang baguhan pa lang ng security guard, tapos reklamo ka na ng reklamo sa agency mo, ay baka tanggalin ka na agad yan. Kaya ganun ang buhay sa, bilang isang security guard. Kailangan matuto ka munang magtsaga. Magtsaga ka muna kung magkano lang ang sahod. Siyempre, kasi yung agency, nagbibis lang din niya sila kung magkano ang kontrata sa kliyente. Eh, ganun lang din ang ibibigay sa iyo. Inalangan, sabihin natin, agency, kontrata niya 20, tapos ibigay sa iyo 19. Ay, hindi yun maganda. Kasi, ano pagkikitain ng agency mo. Kaya, ganun lang talaga ang payo ko, mga kabady. Kung baguhan pa kayo, wag na muna maghangad ng malaking sahod. Yun lang, mga kabady. Hoy, siguro, kung napanood nyo to, marirealize na kung talagang baguhan pa lang kayo, mga kabady, hindi mo na kailangan maghangad agad ng malaking sahod. Si baguhan ka pa nga lang eh. Kami nga na medyo mga veterano na. Pero ayos lang. Tuloy lang ang laban, mga kabady. Ganun lang yun, mga kabady. Ito kasi yung sa akin, mga kabady. Bali yung daily wage namin dito sa San Pedro, Laguna ay 400. Ayan, mga nakalagay dito, mga daily wage 400. Ano ba, naglalabo man. Daily wage 400. 14 days lang ang pinasok ko dyan kasi day off yung isa. Yan ang pagkaalam ko dyan, kaya 14 days lang, number of days 14. Tapos mayroon pang nakalagay na basic salary ay naging 5,600 sa 8 oras yan. Tapos nandyan na rin yung bayad ng 5 day service incentive leave pay. Yung night differential, wala kasi pang umaga ako nyan. Yung overtime namin, yan yung 4,486. Kaya naging overtime yan, yung apat-apat yan na sobra sa 8 hours. Yung legal holiday, yan yung 1-2. Halimbawa, holiday.
pag Sunday special holiday, yan yung 240. Tapos yung other, wala man nakalagay. So, bali yung naka-gross fee ko is 11,602 mga kabady. Tapos may kalta sa akin ng pag-ibig 100, firearm ban 100. Nag-loan kasi ako niyan noon, kaya ang kalta sa akin 12. Yan, bali breakdown ko dito sa baba ay yung net fee ko is 10,191 mga kabady. Ang total deduction ko is 1,410.72. Kahit paano mga kabady, ayos na rin yan kasi dito naman kami sa San Pedro Laguna, provincial rate po kami kasi dito mga kabady. Kaya kung nagtatanong kayo kung malaki ba ang sahod sa probinsya o magpareho lang ba ang sahod sa Manila, magkaiba mga kabady, o kung sino man ang hindi pa nakakaalam, eh siyempre kung nasa probinsya ka nga, siyempre provincial rate ka. Pag nasa Manila ka, edi maganda ang sahod doon. Pero mas maganda na rin to para sa akin talaga kasi nandito lang ako sa malapit ng bahay ko, naka-duty. Puro pwede lang walking, ano, walking lang, walking distance lang. Nilalakad ko lang mula doon sa amin. Kunting diferensya lang naman pag doon sa Manila at saka dito sa, ano, San Pedro. Kaya, okay na yan mga kabady. Kaya, kung mga nagtatanong dyan na kung magkano ang sahod ng isang security guard, depende kasi yan. Depende yan kung ano, kung saan ang duty nyo. Ganun talaga yun mga kabady. Siguro, naintindihan nyo na, pinaliwanag ko na kung magkano lang ang, kung magkano ang Manila rate at magkano ang provincial rate. Kasi ganun talaga ang rate dito sa atin sa Pilipinas eh. Hindi kasi pare-pareho ang rate eh. Pero pare-pareho lang naman ang presyo ng mga bilihin. Kaya yun nga ang dapat na may ano lang ano eh, may sabatas eh. Pare-parehoin lang yung bayad ng provincial rate at saka yung NCR rate ba para patas-patas na, para hindi na magsiksikan pa dito sa Luzon yung mga tao. Kasi tulad na lang yung mga nasa probinsya, talagang pupunta dito sa Luzon para maghanap ng trabaho dito, gawa ng mas malaki ang ano dito, salary. Kaya yun, minsan sumasablay pa, nagsisiksikan na tayo dito sa Luzon. Minsan iba, wala na silang mahanap na trabaho, yung patuloy ang magiging minsan nagiging dahilan kung minsan yung iba nakakagawa ng masama. Siyempre kung ikaw ba naman mawalan ng trabaho ng ilang buwan, minsan makakapag-isip ka ng di maganda. Pero laban lang tayo, makakaraos din tayo mga kabady. Yun lang mga kabady, at nag-break time lang ako at nag-video ng short video. Babay na sa inyo mga kabady. God bless sa inyong lahat. Watch out sa lahat ng viewers. Babay po.